Bumarangkada na ang Kadayawan Festival sa Davao City. Tara na't makisaya kasama si Jason Abisola ng BTV Davao. Alas 6 ng umaga ay sinimula ng parada para sa dalawang kategorya ng aktibidad sa Kadayawan, ang Indak-Indak sa Kadayawan at ang Pamulak sa Kadayawan. Nagsimula sa Rojas Avenue, makikita na kaagad ang makukulay na disenyo ng mga floral floats sa parehong gamay o small category at dako o big category. Kasali na rin ang floats mula sa non-competing groups na kung saan ang kanilang gamit ay ang iba't ibang materyales. May mga floats na puno ng bulaklak na hinulma sa iba't ibang hugis at disenyo. May mga floats rin na nagpapakita sa masaganang ani na ginamit ang mga prutas tuwing season ng Kadayawan, katulad ng durian, mangosteen, rambutan, lanzones at marami pang iba. Kasabay naman nila sa parada ang 15 contingents ng Indak-Indak sa Kadayawan na kung saan ay pinakita nila ang kanilang short routines sa bawat satellite showdown points. Todo bigay ang mga partisipante at hataw kung hataw kahit na mainit ang panahon. Pagdating sa San Pedro Square ay pinakita ng mga contingents sa parehong Davao City School-based category at open category ang kanilang 2-minute performances na nagpapakita ng iba't ibang mensahe sa iba't ibang tradisyon ng 11 ethno-linguistic tribes ng Davao City. Ngayong gabi, kikilalanin sa nagpapatuloy na Grand Showdown ang tatanghaling kampyon ng 2024 Indak-Indak sa Kadayawan na kung saan ay tatanggap sila ng 1.1 million pesos plus trophy sa open category habang 1 million pesos plus trophy naman sa Davao City school-based category. Mula rito sa Davao City, para sa Kadayawan sa Davao Festival, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.